magandang gabi po sa inyong mga kaibigan, no? Meron tayong na-receive ngayon, panel gauge po ng Fortuner. So ito po ay blackout, so pinadala po sa atin. So shoutout po kay Boss Ricky Talosig from Isabela. So Boss Ricky, salamat po sa inyong tiwala, no? Okay. So ngayon po ay araw ng Huwebes, August 29, 2024. So na-receive po itong gauge na ito, I think nung Monday or Tuesday. So yun nga lang po, meron po kasi akong mga schedule, kaya nakiusap po ako dun sa customer na kung pwede po ay gawin ko po ito ngayong araw ng Huwebes, dahil na po doon sa mga busy schedule po ng nakaraan. At saka meron din po akong mga naunang ginawa. So, ito po, tinanggal ko na po yung cover niya para mabilis ko lang po i-record. At hindi po masayang yung oras niya. So, okay. So, ito na po siya. So, blackout po ito. Gaya po ng ating mga nire-repair for tuner. Okay, so ayaw pong gumana ng RPM, gas, temperature, pati yung odometer. Wala po talaga. Ayaw talaga mag... Meron akong ginawa nung nakaraan. Innova naman. Kaso may nag-repair na ng iba. Kaya medyo ang hirap niya nang gawin. Kasi may mga na-damage ng pyesa. Mas lalong lumala yung sira. Okay. So, ayan. Ayan, okay. So, ito. Okay na po ito. So, ayan. Ito, meron po siyang request na kulay. Okay, so gagayahin po natin ito. Base po dun sa gusto niyang request niya, no? Okay. So, ayan. But then, bago yan, i-check po muna natin kung merong damage yung anything dito. Okay. So far, okay naman po. Wala naman pong any problem. Hindi naman po na-damage yung plastic cover nung tinanggal. Okay, so ano naman po ito, SOP po natin ito kapag ka nagre-refer tayo ng gauge. Kapag nagre-record or nagbibidyo tayo, chine-check po muna natin para at least to make sure lang po na walang damage po siya bago natin po siya i-repair. Kasi mahirap na po na sa atin nang galing yung damage kasi nakakayalan po sa customer. Kaya ini-inspection po natin mabuti. Meron akong nare-receive na ito na pagdating sa akin damage na. Biyak na yung salamin, crack na siya. Tapos ito, nagsipag tanggalan. Mostly kasi pag sa mga ganun, minsan sa mga courier po eh. Kapag ka medyo matagal or mahaba yung proseso or hindi masyadong iningatan ng mga courier, yung gauge, ganun po talaga nangyayari. Tanggalin na po natin ito, na. So, kapag tatanggalin nyo yung needle, make sure lagay nyo po muna ng palatandaan, guhitan nyo kahit ng plastic. Ng lapis, para at least pagbalik ninyo, doon nyo lang po itatapat yung pinakadulo ng needle. Ako po kasi medyo sanay na po, kaya alam po na po siya kung saan siya nakasentro. Dati po ginagawa ko yon, pero ngayon kahit hindi na po, kasi kabisado ko na nga po siya. Ayan. Okay. Ayan. Pidox. Ngayon na natin ito. Uli natin yung... Ayan, ingat lang po nito, no? Babasagin po kasi ito, baka mamaya biglang mahulog pagka nag-try kayo mag-DIY or na magtanggal. Wala pong nabibili niya. Okay. So, ayan. Good to go na ito, no? Okay. So, ayan mga kaibigan. So,
Papantan po natin muna yung mga pyesa, pati po yung LED, sasabay na po natin. Then after that, balikan ko po kayo doon sa resulta. Go! Okay na po ito mga kaibigan. So, nagawa na po natin, no? So, ito po yung mga pyesa na tinanggal natin. Marami po yan, no? So, ito po yung mga pyesa na pinalit natin. Mga silyado po siya. So, mga original po yan. Okay. Pati po yung LED, sinama na rin po natin. Dahil yun po yung request ng ating customer. So, ang request po ng ating customer, yung sa temperature at saka yung sa gas, sa RPM, ay ice blue. Then, dito naman po sa gitna, ang request niya is yung 80, 100, at saka 120, kulay pink. Okay? Then, the rest, kulay ice blue or medyo malapit sa blue. Kasi hindi po natin magagawang ice blue to, tapos kukombine natin ng kulay pink na tawag dito na LED. Kasi iisang ano lang po ito eh, iisang lagayan lang po. So baka magmix po yung kulay. Kaya ang ginawa po natin dito sa gitna, naremedyohan po natin siya dito sa plaster plastic. So bali ito na po siya. Ayan o, kulay pink. Kulay pink siya, tapos dito kulay blue. Yan, yan po. Yan lang po kasi yung malapit na kulay sa ice blue. Yan. Okay? Then, papaganayin na po natin, no? Kanina po, nung tinest po natin ito bago natin po i-repair, talagang ayaw niyang magsindi. Okay? So, ngayon, tingnan na po natin. Tapos, bibilangin din po natin yung ilaw para to make sure na kompleto lahat. 1, 2, 3. Ayan, ang ganda oh. So again, ang request ng customer natin, ice blue, yung RPM, pati itong temperature at gas, ice blue. Tapos dito, malalaman natin kapag pinabit na po yung plaster. Okay, na plastic. So bilangin po natin yung LED, no? Dapat po yan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, sakto. Kasi minsan sa sobrang dami po, may nalilimutan tayo. Kaya binibilang po natin ng actual para sigurado pong walang malilimutan. Okay? So, ilagay muna natin to dito para ilinisin po muna natin itong lalagyan niya. No? Kasi ito, madumi na po ito eh. Yan. Okay, tanggalin niya lang po itong cover. Ito. Para malinis niyo po yung loob. Naka ano lang naman po ito, naka clip lang po. Kaya hindi po ganun kahirap siya tanggalin. Okay. Yan, linisin yan. Kasi yung mga alikabit, malapit kasi ito sa aircon vent. Kaya pag bumuga po yung aircon, minsan pumapasok dito yung dumi. So kaya kailangan pong linisin. Para pantay din po yung liwanag niya. Yung liwanag ng ilaw. Wala pong mga parang dead spot. Tapos, kabit na po natin to. Ito naman po yung mga nakaklip. Nakaklip lang, no? Kaya hindi po siya mahirap i-kapit. Ayan. Good, okay. Tapos ito, ingatan lang po ito. Dahil ito po ay babasagin. Itong LCD. Okay. Ayan. Pag po ito ay pinasok nyo sa loob at ayaw pong lumapat, huwag nyo pong pipilitin kasi baka mabalian po kayo ng pin. So, iangat nyo muna po. Okay, then lagay na po natin yung flat, yung plaster plastic niya. Okay. Tapos, lagay na po natin itong needle. Itong needle po, yun nga po, gaya ng nabanggit ko, kung mga baguhan pa lang po kayo, lagay nyo po ng palatandaan. Okay. Ayan. Okay. Kung saan po siya nakatapat, or nilagay nyo ng tanda nung una bago nyo tanggalin, doon nyo din po siya itatapat. Okay.
And ito, itong mahaba sa gitna. Sa KMA. Okay, dyan. Then, itong medium size na needle dito po sa RPM. Yun, tapat nyo lang sa zero. Yan, okay? Tapos, ito, linisin lang po natin ito. Ito, linisin po natin ito ng ano, ng acrylic cleaner. Ayan. Ayan, okay. Para mas magmukhang bag po siya at makintab. Ayan. Bagong-bago. Parang bagong bilis sa kasa. Ayan, linisin nyo lang po mabuti ito. Ano. Ayan, okay. Ito po ay nagtatanggal din po ng ano, ng medyo ng mga mancha, yung mga white spot ng nitong plastic. Ayan. Okay, good. Anong oras na ba? Ayan, mag-alas 11 na pala. Okay, parang okay lang po yan. Then, ito po, gabit na po natin siya. Dapat na. Ayun. Okay na. So, tingnan na po natin siya, no? After natin siya magawa. Wala yung pangalan ni Boss. Okay. Tumutan ko pangalan. Ayun. Si Boss Ricky. Boss Ricky Talosi. Okay. Sa Ricky, okay na po ito. So, pwede na po natin subukan. So, kung mapapansin po natin, inilagay ko po yung needle sa gitna. Okay. Yan, sa pinakataas. So, ang mangyayari po niyan, kapag okay na po yung panel gauge natin, magka-calibrate yan into zero. Nabababa po yan. Tapos, makikita na po natin yung odometer. Ngayon, kung may problema pa po yung panel gauge nyo, hindi po yan magre-response. So, andun lang siya sa taas, naka-steady lang siya, hindi siya gagalaw. So, ibig sabihin po na may problema pa po yung panel gauge kung hindi nagawa ng maayos. Okay, ganun po yung palatandaan mo. Kahit hindi po nakakabit siya sa sasakyan, malalaman niyo po kung okay na o hindi pa. So, ngayon, ang expectation po, dapat po, lahat po ng mga needle niya mag-response or bumaba or mag-calibrate dun sa zero. Tapos makikita niyo na po yung LED. At mabilis na po siyang mabubuhay. Okay. Ayan, tinunan po natin, no? 1, 2, 3. Ayan. Yun. Yun, no? Bumaba na. Ayan, ganda, oh. Ayan. Ang odometer ni Boss Ricky ay 112,026. So, mababa. Ayan, ice blue po yung dulo. Okay. Magkabila, ice blue. Tapos dito, may touch ng pink yung gitna. So, ayan. Okay na po. So, maraming salamat po mga kaibigan. Sa Ricky, from Isabela. So, salamat po sa inyong tiwala. So, pwede na po itong mapaship either bukas or sa Sabado. So, muli mga kaibigan, yung details po kung saan ako nagsiservice at yung details din po ng contact number ko, pakicheck nyo na lang po dun sa bawat vlog ng video ko. So, muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you.